Ayan guys, good evening na. Kasi yung flight namin galing Pilipinas, 5:25, kaso lang na na-delay ang Cebu Pack. Ito ngayon, parating na kami sa Hong Kong guys. Siguro mga 1 hour yung aming na-late. Hindi natin alam kung anong dahilan. Kaya ito, pagdating namin dito sa Hong Kong, ito na yung aming mga gamit. Pero usually, hindi pa yan kukuhanin guys kasi nga kailangan natin ilakad ang ating mga papel. Kasi pag galing tayo sa Pilipinas, marami din silang mga hinihinging mga papel natin tulad ng ating mga papers. Yung tulad ng parang One Health Pass, meron din. Ito ang kailangan guys, yung QR code na yan. Pagdating sa airport, ihanda mo na yan. Ito na ang system. Nakalabas kami ng mga bandang alas 12 na sa airport kasi kailangan talaga natin. Ito na, dumating na ako dito sa aking hotel. Medyo umaga na yung video ko kasi sa gabi hindi ako nakakuha kasi sobrang pagod na guys galing sa Pilipinas. Siyempre, sa araw-araw, kinabukasan, wala pa tayong pagkain. Kaya mas maganda, magdala kayo ng pudams nyo. Ayan ang view ko, parang nakakaloka din dito. Kaya tiis-tiis lang. Meron ding mga pagkain, tapos kailangan mo magkulkog sa ilong mugday. Mga 6 days din yon. Ayan ang aking almusal. Meron ding tanghalian, natural. Araw-araw yan, merong kakatok sa pintuan mo. Kaya ayan, ganyan lang ang sitwasyon dyan. Kuhanin mo. Kailangan mo mag-mask. Dapat marami kang extra food kasi hindi lahat ng hotel masasarap ang pagkain. Ganon. Ayan, may hapunan na. Kakain na naman tayo. Tutulog na naman tayo. Ganon lang ang trabaho mga baby ko. Yan ang trabaho natin sa loob ng 6 days. Kasi yung 7 days, ilalabas na natin yun eh. Kaya pahinga-hinga din pag may time. Dahil pag umuwi na tayo sa bahay ng amo natin, malalang kudkura na. Pero hindi pa tayo ma-happy kasi under observation pa rin tayo ng government. Kaya sige lang, tiis-tiis lang tayo. Pagdating naman ng tanghali, kailangan ganito naman ang gagawin ko. Sa umaga, may kakatok, 7 o'clock, breakfast, ganyan. Kailangan mo rin mag-mask. Ayan, kuha na naman si Inday ng pagkain niya. Aalmusal na naman si Inday. Ganun lang, pabalik-balik lang. Tapos, ayan, bago sa umaga, bago ka mag-almusal, kulkog na naman tayo ng ilong natin. Araw-araw yan, magsasarili tayo dito. Araw-araw yan, walang palya. Bukod sa araw-araw natin, merong 2 days na from government, pupunta dito sa hotel para mag-swab test talaga sila sa atin. Hindi ko lang na kuhanan ng video kasi nga natakot ako baka mamaya makita, magalit sila. Kaya yan muna ang gagawin natin, magsarili-sarili lang tayo. Tiis-tiis. Mabilis naman ang araw kaya hindi kayo maiinip pag nandito na kayo sa quarantine hotel nyo. Magdala na rin kayo ng mga kakailanganin nyo kasi dito sa hotel ko, ang mahal nga ng bayad pero wala akong chinelas, walang Colgate, walang sabon, walang shampoo. Ay nako, kailangan ko pang sumigaw sa amo ko. Tumatawag naman ako sa reception sa kanila, walang sumasagot kaya wala talagang choice. Ganun lang ang buhay. O, ito na naman tayo. O, almusal na naman ulit si Inday. Ayan, Girl Scout lang tayo. Isip-isip pag may time yung baso ko o yung ng noodles cup. Ayan, ang view sa baba. Ito na, tanghali na naman. Kailangan ko na namang magtapo ng basura kasi ako may time. Tulad nung isang araw, nakatulugan ko. Na-late ako. Hindi na nila kinuha kasi may time ako ng 2:45 hanggang 3 p.m. Inilabas ko yung aking basura ng 3 p.m. Kaya na hanggang kinabukasan, hindi talaga nila ginagalaw. Kasi ang gagawin lang, kakatok lang, magbibigay lang ng food sa'yo. Ganon. Ayan ang pangalan ng hotel ko dito sa Causeway Bay yan. Thank you!